si Jose at ang kanyang mga kapatid. 37 kabanata. Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan, ang lupaing tinitirahan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa, na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak, dahil matanda na siya ng isilang si Jose. Kaya itinahin niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Isang gabi, nanaginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya, sapagkat ito ang isinalaysay niya. Nanaginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin?" Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, "Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan, at ang 11 bituin na yumuyo ko sa akin." Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, "Ano ang ibig mong sabihin? Na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo?" Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay sinarili na lamang ang bagay na ito. Ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid. Isang araw, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem para magbantay ng mga hayop ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na nagpapastol ng mga hayop. Pumunta ka roon at tingnan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ng mga hayop. Bumalik ka agad at sabihin sa akin." Sumagot si Jose, "Opo, ama." Kaya mula sa lambak ng Hebron, pumunta si Jose sa Shechem. Nang naroon na siyang pag-alagala sa bukid, may lalaking nagtanong sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Sumagot siya, "Hinahanap ko po ang mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung saan sila nagpapastol?" Sinabi ng lalaki, "Wala na sila rito. Narinig kong pupunta raw sila sa Dotan." Kaya sinundan sila roon ni Jose at nakita niya sila sa Dotan. Malayo pa si Jose ay nakita na siya ng mga kapatid niya. At bago pa siya makarating, binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, "Paparating na ang mapanaginipin. Halikayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya." Nang marinig ni Reuben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, "Huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon sa ilang, pero huwag ninyo siyang papatayin." Sinabi iyon ni Reuben dahil plano na niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito at inihulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may natanaw silang mga mangangalakal na Ismailitang nanggaling sa Gilead. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot at pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro ipagbili natin siya sa mga Ismailitang iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya." Pumayag ang mga kapatid ni Huda sa sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga mangangalakal na Ismailita, iniaho nila si Jose mula sa balon at ipinagbili nila sa halagang 20 pila. At dinala si Jose ng mga Ismailita sa Ehipto. Nang bumalik si Reuben sa balon, wala na doon si Jose. Kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos, bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, "Wala na doon ang nakababata nating kapatid.
paano na ako ngayon makakauwi roon kay ama? Nagkatay sila ng kambing at isinawsaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ito. Tingnan po ninyong mabuti kung kay Jose po ito o hindi." Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, "Sa kanya ito. Pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop." Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya ng matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng anak niya pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya. Sinabi niya, "Hayaan niyo na lang ako. Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko." At nagpatuloy ang pag-iyak niya dahil kay Jose. Samantala, doon sa Ehipto, ipinagbili ng mga Midianita si Jose kay Potifar, na isa sa mga opisyal ng Faraon. Kapitan siya ng mga gwardya sa palasyo.